Oo, ito magandang usapan to. Pucha, nagpapalitan na ng maanghang na salita. Si Honey Lacuna, oo, talagang hindi papaawat. Gigil na gigil, gustong manakit. Oo, talagang kanina medyo pikun siya kay Isko. Di ko alam kung bakit, di naman nagsasalita si Isko against her. Wala naman sinasabi si Isko na pangit tungkol sa kanya. Hindi naman sinabi ni Isko na ano, hindi naman sinabi ni Isko na yung Manila binaboy niya. Oo, taong bahay naman nagsasabi na binaboy niya yung Manila. Oo, tao naman na nagsasabi na kadoktor-doktor na tao, dugyot. Hindi naman si Isko nagsasabi nun, di ba? Oh, pagka tinatanong mo si Isko, very ano naman si Isko. Kumbaga respectful naman yung mga sagot ni Isko, statement ni Isko patungkol sa laban nila ni Honey Lacuna, pero si Honey, pucha, hindi humihinto ng kakakuda. Oo, walang hiya naman. O oh, ito, pakinggan natin. Kasi meron din statement si Isko. Pagkumparahin natin kung anong klaseng tao yung dalawa. Oo, si Isko at saka si Honey Lacuna. Alam mo, ikaw, Honey Lacuna, wala kang utang na loob. Oo, kasi si Isko, tumatanong ng utang na loob sa tatay mo. Kaya nga, talagang he's giving props to your dad, respect, lahat. At talagang tinupad ni Isko yung pangarap ng mga Lacuna because for the longest time, walang naging Lacuna na mayor. Ang galing ng tatay mo, pero hindi siya naging mayor ever. Kasi nga, ang mga kalaban niya ang lalakas. Si Danny Lim. Si Mayor Lim, si Atienza. Oh, so, ang lalakas ng kalaban ng tatay mo, kaya hindi nagkaroon ng chance yung tatay mo na manalo na mayor. Lagi lang siyang vice mayor. So, bago mamatay ang tatay mo, tinupad ni Isko yung pangarap niya na magkaroon ng Lacuna na mayor sa Maynila. At ginawa ni Isko yun. Tinupad ni Isko yung pangako, yung pangarap ng tatay mo by what? By running for presidency, kaya ibinigay niya sa'yo yung Maynila. Therefore, nanalo ka dahil kay Isko. Tapos ngayon, anday mong sinasabi kay Isko. Hoy, si Danny Lim, loko-loko ka, hindi mo kilala yun? Mayor Lim, si Danny Lim yung ano eh. Si Danilo Lim yun eh, yung isang general yun, General Lim, mapatay na yun. Oh, si Mayor Lim, ano yun, si Mayor Lim, dating NBI yan eh. Hindi ba? So kung makikita mo dito, sino ang may masamang ugali? Oo, si Honey Lacuna o si Isko? Si Isko kasi galing sa hirap yan. So mapagpakumbaba yan. Galing sa baba. Si Honey Lacuna, mayaman na yan. Oo, kaya hindi kayang magpakumbaba niyan. Sabi ko nga sa inyo, si Honey Lacuna, nilamon na ng sistema. Nilamon na ng kapangyarihan, isang taon pa, isang termino pa lang sa panunungkulan. Eh pucha, hindi mo na ano, hindi kahit kaibigan, kahit malapit na parang kapatid niya na, eh pinagsasabihan niya ng masama, ng mga masasakit na salita dahil lang gustong ano, bawiin sa kanya yung kapangyarihan na hindi naman niya unang-una sa lahat makukuha. Kung hindi dahil dito kay Isko, dapat nga magpasalamat ka na lang eh. Dapat magpasalamat ka na lang na ibinigay sa iyo ni Isko yan eh. Pwede naman siyang tumakbo at maging vice mayor ka na lang habang buhay mo eh. Hindi ba? Pero dahil nga may pangarap ang iyong tatay, so tinupad ni Isko yung pangarap ng ama niya bago namatay yung tatay mo. Naging mayor ka, at least may Lacuna na naging mayor, 'di ba? Pero isang term pwede na 'yon. Oo, isang term pwede na 'yan eh. Masyado kang greedy. Oo, masyado kang ano, masyado kang matakaw sa kapangyarihan, 'di mo naman inayos yung termino mo. Oy, kung sana mas pinakintab mo yung Maynila, eh di sana hindi na kailangan bumalik ni Isko. Kasi totoo naman na Isko wanted to retire or Isko wants to retire sa ano, sa politics. But nakikita niya yung Maynila eh. Nakikita niya kung ano na itsura ulit ng Maynila eh. Oh, so Honey, napaganda mo ba Maynila? Mas maganda ba ginawa mo sa Maynila simula nung naging mayor ka? Si Isko, nung naging mayor, pandemic pa. Pero nakita mo, ikaw ba may naipatayo kang bagong ospital? Meron ka ba napagandang bagong pasilidad dyan? Nadagdagan ba yung mga hayop sa Manila Zoo? So?
Oh, sige, iano natin 'to. Ipakita natin 'tong galit ni ano ni Lacuna. Wala si Manila City Mayor Hani Lacuna na muli itong mananalo sa pagka-alkalde sa lungsod sa taong 2025. Ito ay kasabay ng kanyang muling paghahain. Naman pala eh, tiwala ka naman pala na mananalo ka. Eh, ba't kailangan mo pang manira? Ba't kailangan mo pang i-badmouth si Isko? Ang kapal naman ng mukha mo, si Isko na nga ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan dyan. Diyos mio, wala kang utang na loob. Ilang kandidatura sa ikatlong araw ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Ang mga supporter ng Mayora hiling daw na hindi na makabalik sa pwesto ang dating mayor na si Isko Moreno Dumaguete. Mantakin mo, ang hiling ni Hani Lacuna, hindi na makabalik sa pwesto si Isko? Bakit? Nangurakot si Isko? Pangit yung ginawa ni Isko sa ano? Ikaw talaga, Boss D, ang sagot sa lungkot. Ay, nakon si Lourdes Villabiray talaga ba? Okay, mabuti naman kung ganun, mabuhay ka. Hindi, pero tinan nyo ah. O, tinan nyo maigi ah. O, si, ano, si Isko, may ginawa bang kabulustugan? Hindi ba, bakit hindi na kailangan bumalik si Isko sa Maynila? Bakit? Masyado na masarap ang buhay mo, Lacuna? Oo, utangin nang yan. Sino ka? Para magsabi hindi na dapat bumalik si Isko. Alam mo ba yung tinatayuan yung lugar na yan noong Mayor si Isko? Puro tae yan ng mga ano, ng mga taong grasa. O ng mga ano, street dwellers, puro ebak yan yung tinatayuan niyo na yan. Nilinis ni Isko yan araw-araw, pinupusit-sitan niya ng tubig yan para wala ka sanang tinatayuan ngayon diyan. Kung hindi inayos ni Isko yan, tumigil ka. Goso. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Halos mapuno ang bahagi ng Heroes Park na ito sa Manila ng mga supporter ni Mayor Hani Lacuna Pangan sa muling itong paghahain ng kandidatura para sa pagka-alkalde sa 2020. Ay naman pala, lakas-lakas mo naman pala eh. Kaya mo naman palang manalo eh dahil gusto ko naman pala ng taga-Maynila eh. Ba't kailangan mo pang manira? Five elections, Webes ng umaga. Kasama ni Lacuna ang kanyang vice mayor na si Will Servo na muli rin tatakbo. Ang dalawang mula sa political party na Asenso Manileño. Ako po ang incumbent mayor, marami pa po kami na ginagawa ni vice mayor Will. So, katulad ng... Ano pa yung maraming ginagawa? Pucha, marami kang ginagawa. Wala nga kayong bagong ospital, wala nga bagong eskwela. Yung Baseco nga, gulo-gulo na naman eh. Yung ang Delpan, dami na naman magnanakaw eh. Kaliwat kanan na naman yung riding in tandem sa inyo eh. Oh, tapos ang dami na naman ng mga ano diyan eh, mga away-away ng mga bata diyan or mga batuhan ng mga molotov eh. Oh, kayo talaga. Ikaw ba tuwing gabi nag-ano ka, nag-iikot-ikot ka? Oh, ikaw ba nang huhuli ka ng mga tiwaling mga MPD? Alam mo nung panahon ni Isko, ma'am? Nung panahon ni Isko, sumasama siya sa ronda gabi-gabi. Lahat ng mga bata pinapapasok niya sa mga bahay. Oh, nung gabi-gabi-gabi 'yon. Tapos pag kayo may mga nahuhuli na mga nangungutong sa Maynila, pucha, talagang pinapakita ni Isko sa media 'yan. Pinapakita niya sa media yung mga nahuhuling snatcher, mga magnanakaw, yung mga high profile na mga nakukuha na ng CCTV footage dyan ng mga krimen, eh pinipresenta niya sa media. Ikaw wala ka yatang ipinresenta. Natatandaan nyo, nung panahon ni Yorme, di ba nung panahon ni Yorme, ganun. Oo, nung panahon ni Yorme, ibinabalandra niya talaga, pinapahiya niya talaga, pinapakita niya talaga sa media. Itong kay Hani Lacuna, wala tayong nakitang ganun. O, hindi ba? Oo, ngayon, wala. Wala na silang nakuhuli ng mga kotongero ngayon. Daming kotongero dyan. Oo, nagbalikan na naman yung mga kung makapaningil ng mga tawag dito, mga parking-parking. Grabe-grabe talaga. Oo, talaga 100, 150, 200 parking lang. May ano ka nang binabayaran na parking doon sa mga may resibo tapos may naniningil pa sa yung iba. Oh, ganun nung panahon ni Isko, nawala 'yun. Nung panahon ni Isko, nakakaparada ka sa Binondo eh. Panahon ni Isko, nakakadaan ka sa Divisoria ng sasakyan eh. Ngayon, hindi na naman.
Oh, back to normal na naman. Balik sa kalsada na naman lahat. Dapat naman po talaga yung pagpatuloy namin ang ginagawa. Kapag po kasi nag-iba ang administrasyon, ay baka po yung mga nasimulan na mga programa at proyekto ay hindi po matuloy. Ayun, yun. Si Isko noon, nagbago, ikaw yung pumalit, hindi natuloy. Alam na alam mo. Kasi ang daming programa ni Isko, nung natapos siya, puta, hindi mo tinuloy. Oo, so kaya alam mo kung ano yung problema ng ano ng Maynila. Ikaw yung gumawa eh. Sa election sa May 2025, posibleng magkaharap ni Laguna ang artista at ang dating alkalde ng lungsod na si Isko Moreno Dumagoso bago siya nahalal. Yan ay kung tuluyang tatakbo din sa mayoral race Isko at tuluyang kakalabanin si Laguna na kanyang dating vice-alkalde at kasamahan sa partido. Ayon sa mayora, paulit-ulit na sinabi noon ni Isko na hindi na ito tatakbo sa pagka-mayor. Kaya pala isipan daw sa kanila kung bakit kailangan itong muling tumakbo sa taong 2025. Ikaw nga eh, nangako ka na pag-agandahin mo yung Maynila eh. Yung pangako ni Isko, sa'yo lang yun. Pero yung pangako mo sa Maynila yun, ha, ni Lacuna, pinaganda mo ba Manila? Mas pinaayos mo ba yung Maynila simula nung panahon ni Isko? Mas gumanda ba sistema sa Maynila? Kung hindi, ikaw ang sinungaling, hindi si Isko. Kasi kung binitray ni Isko yung pangako niya sa'yo, oh, basta importante, hindi tinablan ni Isko yung pangako niya sa tao na maayos na Maynila, eh ikaw eh, nangako ka ng maayos na Maynila tapos hindi mo binigay. Ngayon, sinisilip mo si Isko sa hindi niya pagtupad sa pangako niya sa'yo. Sa Heroes Park ay tutuloy ang naging kontrobersya na sigaw ng mayora. Kung nagtipon-tipon kayo, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong pinatutunuhan nito? Ay, wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga sumusuporta sa amin. Ine-echo lang po natin. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Bawal ang taksil? Wala nang babalik? Pinagtaksilan ka ni Isko, hindi ikaw ang Maynila. Pero as far as we know, yung Maynila, hindi pinagtaksilan ni Isko. Inayos niya yung Maynila. So kung ang problema niyo ni Isko is yung pangako niya sa'yo, problema niyong dalawa yun. Pero yung Maynila, pinagtaksilan ba ni Isko? Bawal ang taksil? Ay na, ikaw may-ari ng Maynila. Medyo makapal ha. Makapal yung makeup mo, ma'am. Bawas-bawasan mo para medyo maramdaman mo. Yes. Have you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked once po, but we never talked again. Ano daw po masasabi natin kung if ever po tatakbo rin po itong si Isko? Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang alkalde. Tiwala daw ang mayora na siya pa rin ang manunuklok sa pwesto. Sure win tayo for 2020. Definitely. Si Isko, ito naman ang naging sagot kay Lacuna. Peace be with you. Oh, diba ang bayad ni Isko? Peace be with you. Lacuna, wag mo nang pilitin magsalita si Isko. Pag nagsalita si Isko, dali ka. Nasabihin yan. Kung ano yung mga naging problema ng Maynila, mapapahiya ka. Oo, kasi si Isko may resibo. Putang ina, honey, wala ka pang resibo. Ay, yabang-yabang mo na. Araw ng Huwebes ay naghahain na rin ang kandidatura ang mga aspirant na nasa ilalim ng slate ni Mayor Honey at Vice Mayor Yul Servo. Gaya ni Mark Lacson na first time natatakbo sa District 2 bilang konsehal. Simula bata po ako, nakita ko na yung servisyo ng pamilya namin and na-inspire ako sa kanila. Mga idol ko itong mga nasa likod ko and gusto kong maituloy ito bilang offer ko din, alay din namin sa papang, sa lolo ko na originally na unang naglingkod sa list. Ano? Ganyan din sila Ruben Bonaventura na isang dentista at Rodolfo Laxamana na parehong incumbent. Gusto raw nila magtuloy-tuloy pa ang kanilang mga programa bilang mga konsehal.
since 1998 pa counselor. Pumalik-malik na. Usually, ang medical mission, dental mission, feeding program, iwas rabies, cut yung nagkukulay sa mga matatanda. At the same time, hawak ko ang daycare. Okay. Every programs ng daycare ay supportado natin. Kasi ang committee ko sa City Council ay social welfare. Under social welfare ang daycare. Ay niyo kung ano? At siyempre, supportado natin yung kalinga ng ating mahal na mayor, Anil Acunapana. I'm pushing the free transport fare. Hindi nyo natatanong, Manila has 288 rides, yung puti. So, owned by Manila. Ayos ah, ang ganda na sapatos ah. So, I'm making this ordinance for all the seniors with their valid ID, all the PWDs, and all the students who studies in Manila will be free from the fear of heat rides. Habang ang barangay chairman ng Manila Chinatown, tatakbo ng konsehal sa ilan ng tiket ni Lacuna sa dating halalan. This time, lahat ng mga nakikita namin, kasi tagal ko rin sa bilang punong barangay, more than 11 years, na kung anong pwedeng isa batas, actually tumutulong sa aming mga council, pero this time may sariling pwedeng gumawa ng batas na makakatulong sa pambuong distrito o buong Manila. Anong particular po na batas yung natin? Ako po'y nakasapok sa Manila. Ano ang batas? Ordinansa? Gulo-gulo nyo, hindi nyo alam yung trabaho nyo eh. Gumagawa kayo ordinansa, hindi batas. Hindi naman kayo congressman. Hindi naman kayo senador. Ordinansa ang ginagawa nyo. Gagawa kayo ng mga ordinansa. Ay, mga resolusyon, ganyan. Sasabihin yung batas. Nila Chinatown. So yung mga nandito sa Chinatown, yung mga kung anong pwede pa namin, kunyari palawakin pa namin yung area ng Chinatown, i-expand namin, pwede namin ipasabas. Para sa Jones at Pilipinas kuma. Ayun, palakbakan. O, tignan naman natin kung anong ano, kung ano naman ang masasabi ni Isko, kasi meron din si Isko, ayan eh. Oo, meron din si Isko na na interview. Ito pakita rin natin. Tingnan natin kung ano yung mga sasabihin niya tungkol dito aside from peace be with you. Manila ko na wala na raw pong magbabalik sa Manila. What can you say about that? Peace be with you. Any comment and any message to Mayor Manila? Kailangan mo na lang ng taong bayan sa Manila ang sumagot. Are you in good terms with her? Oh yes, okay naman. Ano mo, siyempre naman. Ako basta ako, kami sa grupo namin, representa lang namin yung mga nagawa natin at pwede pang gawin. Particularly sa Tondo, now with all again, if I may repeat it, we're really proud of Ernics. Ernics used to be my counselor, then yung father niya na kasama ko, then siya nung binigyan namin yung pagkakataon na ikaw naman ang mag-congress para naman mapago naman yung image ng Tondo. Pero mayroong mga magagaling na congressman na nire-represent ang Tondo. And it did happen. Salamat sa mga kababayan namin sa Tondo na bigyan ng chance si Emix Mitchell despite na sa murang edad. Siya ang pinakabata namin naging congressman na now, through the years, for the past 3 years, especially itong mga nagdaang taon, napakabilis kumilos si Emilis. So now, I'm happy being partnered with the Congressman Ernest para naman sa mga kababayan namin sa... Sir, confident kayo, confident kayo na yung iba, Jordan? I'll see you soon. Basta, I'll see you soon. I want this moment dedicated, Chichi and I showing up here to show our full support for Ernest Dionisio as re-electionist for Congress in District 1. Sir, sorry, just a question. Kasi medyo curious yung mix-up sa Sundin Democratico. Nagsumpa na si
councilor makausap sa Action Democrat. Pero sa tingin niyan, medyo interesting yung mga kalatan, mag-aaway si Senator. Alam mo, pagod na ang tao sa mga away-away. Nakita niyo naman na even na Senator Trillanes, sama-sama namin yung mga magkagalit. Ayaw nyo ba yun na magkaroon ng kapanatagan ang taong bayan at saka makapamili na lang talaga. Ayaw ko ang taong bayan na makapamili sila. I'm really happy with kami ang napupuntahan ng mga taong gusto ng kapanatagan sa buhay. But for the meantime, ang importante ngayon yung katatayuan ng tao sa hirap ng buhay na kinaharap ng mga mga partikular, lalo na sa uso ng Manila, in our case. But for the meantime, I'll see you. Oh, palakpakan. Oh, diba? Ganyan si Mayor Isko, simple lang. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pang mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pang mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa. Sa bulok ng sistema ang Banateros ay handang makipagera. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros, Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros, Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Banateros ay hindi magigiba. Banateros, Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros, Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.